bang sa inyo lamang gaganahan ang inyong asawa o di kaya ang inyong karelasyon? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And bago ko umpisahan ang lahat, i-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Hello kay Ginilyn Bordillos, Maria Fee Cora from Kappa Starlock, and last, Vilma Derla from San Rafael, Bulacan. Hello po sa inyo, at kung kayo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, mag-comment lamang sa baba o pang ma-shoutout kayo sa next video. And sa lahat po ng mga aking mga viewers po, no, sa mga naka-encounter po, sa mga nagko-comment po sa aking mga videos na kinagamit po ang aking pangalan at gumagamit ng WhatsApp number, hindi po ako yan. Dahil, well, hindi po ako gumagamit ng WhatsApp number or WhatsApp apps. Hindi po ako gumagamit noon at neighbor po ako nang hihingi ng kapalit or neighbor po ako nang hihingi ng pera at nakipagkontakan sa ibang apps. Dito lang po ako sa YouTube nag-i-entertain po sa inyo at hindi po ako yung katransact ninyo sa WhatsApp. Hindi po ako yon. Nasa Pinas lamang po ako at wala ako sa ibang bansa. So, ayun po. Sana po ay maging aware tayo sa iba na ginagamit po ang aking pangalan at ang aking mga larawan. So, mag-iingat po tayong lahat. So, ayun po. Kung gusto ninyo na malaman na ako po talaga dahil kilala nyo na ako at nakikita nyo na ako, maaari po ninyong tawagan sila through video call o pang makita ninyo kung ako po ba talaga ang inyong katransak o hindi. So, ayun po, maraming salamat sa mga ano, and para maiwasan din dahil nasabihan na po ako na scammer ako dahil ano, nasa WhatsApp daw po ako at hinihingaan sila ng pera. Hindi po ako yun. So, ayun po, ituturo ko sa inyo ang spell o pang sa inyo lamang kaganahan ang inyong partner or ang inyong karelasyon. So, ito ay pinigawin sa parihas ang kasarian, babae ito babae, and lalaki ito lalaki. Syempre naman sa babae at lalaki na mag-partner or magkarelasyon. So, ayun po, kailangan natin dito ng gagamitin or ang gagamitin natin dito is kailangan lamang natin dito maghanda ng papel at panulat. So, kahit anong kulay na panulat ay pwedeng-pwede nyo po itong gamitin. And, ayun po, kailangan din natin dito kalahating kutsarang asin. So, ayun lamang ang ating ihanda. So, kapag ready na yung dapat natin ihanda, yung nababanggit natin dito, nagagamitin na materials ay pwedeng-pwede mo na itong simulan. So, kailangan bago mo siya simulan ay dapat ay nakapag-focus ka, nakapag-concentrate ka at walang gumugulo sa inyong isipan para magawa ninyo ng tama ang inyong gagawing spell. So, dapat po ay wala din pong makakadistract sa inyo at mag-isa lamang kayong gumawa nito at walang nakakaalam. So, ngayon, kapag ready na, ay pwede mo na itong simulan. So, ang gagawin mo lamang dito is, dito sa papel, isulat nyo lamang dito sa papel yung pangalan at apelyido ni target. So, isusulat ninyo dito tatlong beses po. So, tatlong beses po na isulat ninyo ang pangalan at apelyido ni target dito sa papel po na ito. And, ayun po, pangalan, apelyido, pangalan, apelyido, pangalan, apelyido. So, tatlong beses po. Ngayon, kapag naisulat nyo na dito, yung tatlong beses, yung pangalan niya at apelyido, ang gagawin mo, kunin mo yung asin na kalahating kutsara at ilagay dito sa papel. At, irarab or ikuskus nyo lamang dito sa kanyang pangalan ang asin. Ikukuskus ninyo po dito sa kanyang pangalan at apelyado ang asin na yon at sasabihin mo dito yung pangalan niya at apelyado habang kinukuskus nyo po pangalan niya, apelyado at sasabihin mo
hinding-hindi ka gaganahan sa iba at sa akin ka lamang. Pangalan, apelyedo, hinding-hindi ka gaganahan sa iba at sa akin ka lamang. So, tatlong beses mo po yung sasambitin yung pangalan, apelyedo niya at hinding-hindi ka gaganahan sa iba at sa akin ka lamang. And, ayun, makakatulong din po ito sa inyo, lalong-lalo na kung meron kayong partner na babaero or lalakiro. So, yung tipong hindi makontento sa iba. So, pwedeng-pwede ninyo po itong gawin upang matigil na po yung kalukuhan niya sa inyo. So, ito po ang inyong gagawin at kailangan na taos-puso po talaga ang inyong sasabihin or taos-puso po talaga ang inyong pagkakagawa nang gagaling po sa inyong puso at with feelings po talaga ito. So, ayun, kapag nasabi mo na at kailangan na itupi or yung asin na pinangkukuskus mo dito sa kanyang pangalan, ilagay mo lang din dito sa loob at itupi nyo lamang po ito. Itupi at huwag ninyong hayaan na may matapong asin sa inyong ginawa. And ayun, kapag naitupi nyo na ito, kumuha kayo ng tela or pulang tela or di kay pouch or di kay wrapper. So, kumuha kayo para ilagay itong papel na ito doon sa loob. At pagkatapos nun, kapag nailagay nyo na ito doon sa loob, pwede nyo na itong ilagay sa ilalim ng inyong unan at hayaan ninyo ito doon sa ilalim ng inyong unan. Higaan nyo po ito ng 3 araw. At pagkalipas ng 3 araw, pwede mo na itong kunin. Kung may pagbaonan ka, ibaon mo ito sa lupa. Pero kung wala kang mapagbaonan, pwede mo itong itapon doon sa basurahan. So, itapon nyo na lamang po. So, ayun, kapag natapos na, kapag naibaon nyo na or natapos na yung 3 araw, ayun po, ramdamin nyo na lamang or pakiramdaman nyo na lamang ang magiging resulta nito. Basta't huwag nyo lamang madaliin ang talad nito. Hayaan nyo lamang at huwag masyadong isipin ang inyong mga ginagawa. Kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday lamang or di kaya sa kabilugan ng one or full moon. So, yun lamang ang paggawa natin dito sa ritual na ito. So, ayun po. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.